Thank you.
believe from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, say to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God. He comes with vindication, with divine recompense. He comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared. Then will the lame lift like a staff, then the tongue of the mute will sing. Streams will burst forth in the desert, and rivers in the steppe. The burning sands will become coals, and the thirsty blood runs. The word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God.
son away from the crowd, he put his finger into the man's ears and speaking, touched his staff. Then he looked up to heaven and groaned and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And immediately the man's ears were opened, his feet stepped went towards the moon, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone, but the more he ordered them not to, the more they proclaimed. They were exceedingly astonished as they said, he has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak. The Gospel of the Lord. Praise be to the Lord Jesus Christ. So may you know ang Panginoon. Mabuksan, Ephphatha, be open. Ito yung sa ikaw, ibinahay ng pumilabang pinagalingan ang tao. Maybe coming.
makita po natin, hindi lang po sa pag-exit ng mga nababasa, sa mga nalabo dito, ang ating mga pamamasin ay kinakailangan natin na magawa po sa makita yung mga pagbabago na ating nararanasan po na hanggang ngayon. Sabi na natin ay September na ay pakiramdam natin may summer pa. Pero kinakailangan natin ng isang pag-uusga at saan tayo papasin? Sa salita ng Diyos. At ano ang tinuturo ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Genesis tungkol sa kalikasan? Makita ko natin ano? Simple lang ang tutusin, ano? Na we are connected. Maging ito po ay animal ecology, human ecology. Kaya po, sa unang pagbasa natin ngayon, sa aklat ng propeta Isaias, sa unang makikita natin, no? Na yung katatayuan na kung saan ay sinabi po ni propeta Isaias ano, na ang mga mata ay makakakita, ang mga tayo ay makakarinig, ang mga bibig ay makapagsasalita ng katakilaan ng Diyos. Patulad na tigang na lupa na bubukaw sa masalamang tubig. Yan po yung pinahayag sa aklat ni Propeta Isaias. Na tumutuloy din po sa hiling, no? Na hiling na kung saan ay makita natin, no? Sa conversion for what? Pagpapalit ko, una, sa pagpapalit
Para sa Diyos at
bakit welcome to the Lord. Kayong maraming asawa, kailan yung pag-uwi natin ang natin na yung mga asawa, mga misis, mga mister. At masabi nyo nga, ang ganda pa rin pala ng asawa ay ang puti na ang buo. Hindi ko mga we spend moment of time na makita yung kagalawahan ng mga bata nung sila ay bata pa. Kung minsan ay nakikita natin yung kanilang katatayuan, pinakita mo yung pagpatulungan. Sige naman. God's creation. We have to contemplate. Ha, ito pala yung pagandahan ko ng Diyos. Nakita ko yung pagandahan ng Diyos sa akin. Ha, ito sa mga tao na sa kasama ko. Hindi ko natin yan magiging papakayaw kung wala tayong panahon ng pagbibigay. At hindi natin pamuhiyan ang biyaya na ipinahayag ng buong ikaw. Yan hindi ko yung salita na binahagi ko ng mga tao. Sa ibanghelyo natin sa araw na ito, pagkatapos na pagdating ni Jesus, ang taong bigyan ng pagkakataon, yung sabi ng mga tao, He has done all things well. At huwag ninyong kalimutan sa aklat ng Genesis. Every time na gumawa ang Diyos every day, ano ang sinabi nyo? And God saw how good it was. We will never be able to praise the goodness of God when we fail to recognize His gifts and presence in the gifts of creation. We need time for contemplation. So ito po yung tatlong hinihingan ko sa inyo ngayon sa araw na ito. Contemplation, caring, and conversion. Yung conversion po dalawa, no? Connectedness, caring, producing. Pangalawa, the spirituality of rest. Pero ito po yung tatlong ito. Contemplation, caring, and conversion. Pakiulit na ko. Contemplation, caring, and conversion. Kaisa po ng simbahan, pagamat hindi po natin ipagdiwang ang pananalata sa kaligtasan ng Sagrada, gawin po natin ito tuwing unang linggo ng Sagrada. Makita po natin na tunay na makapagbibigay tayo ng papuri, mabuksan ang ating puso sa kagandaang binigay ng Diyos sa daigdig na ito. At yan po yung nagsisimula natin sa lahat, sa iyo at sa akin.
that the church, the sacrament of Jesus' love, may ever become the Lord's heart constantly, so that she can continue to love, heal, and announce the good news, we pray. Lord, watch us with your grace. That the church and government leaders may open their eyes to people's problems and sufferings and seek to remedy them, we pray. Lord, watch us with your grace. That the lonely, the handicapped, and those who are entangled in the web of sin may experience the fullness of God's salvation, we pray. Lord, watch us with your grace. That consecrated persons may use their lips to utter words of comfort, their hearts to love and welcome, and their hands to heal and serve others, especially the needy, we pray. Lord, watch us with your grace. That the eyes of the proud, the self-satisfied, and those who live only for themselves may not remain in the darkness of their pretenses and sins, we pray. Lord, touch us with your grace. Father, in our prayers, give us, help us to be patient people, to speak kindly, to see holy, and to act rightly. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thanksgiving for the birthday of Mark Bryan, of
Right and just. It is truly right.